Hi guys, welcome to my YouTube channel. If you are new here, please don't forget to subscribe first and hit the notification bell para ma-notify kayo on my next video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano i-set up ang BM800 Dynamic Condenser Microphone. Okay, without further ado, let's get started. Ang una nating i-set up ay ang table clamp. Ayan siya. Kasyang-kasya siya doon sa table na ginamit ko. Parang sinukat eh. Meron siyang lock sa ibaba. Ayan. Iikutin nyo lang yan hanggang sa mag-lock siya. Hanggang sa lumapat yung ano niya, lock niya doon sa mismong pinaka-table. Palapat na siya. Ayan. After that, ay ilalagay naman natin yung microphone holder, yung mahaba. Ayan, i-insert natin siya dyan. At merong lock yan sa gilid, ayan. Iluwagan nyo muna para makapasok siya ng buo. Tapos after that, tsaka nyo siya i-lock ulit. Ayan, nakalock na siya. Ganyan siya. Yan, pwede siyang i-adjust. Depende sa taas na gusto nyo. Meron siyang adjustan dyan sa gilid. Sa may middle. Yung iniikot ko. Yan. Ito ay adjustable din siya. Yan, sa nakikita nyo, pwede nyo siyang i-adjust. Kung saan kayo comfortable. Next nating i-set up ay ang anti-vibration mount. Lalagay natin siya dyan. Ayan. Yan siya madali lang kasi may thread siya sa loob. Iikot nyo lang siya dyan. Ikutin nyo lang yan. Yan. Then after that, ayan. Pwede nyo siyang i-adjust. Meron din siyang lock sa gilid. Kung anong gusto nyo, yan. Bawat isa meron siyang lock. After that, ay ilalagay natin ang ating microphone. Dapat, kung ano yung harap, makita nyo yan. Ayan yung harap niya, parang may bilog. Kailangan dapat, yun ang nakaharap sa inyo. Yung likod niya, malaman nyo kasi meron siyang wire. May wire siya sa likod, may red wire ako nakita doon. So, dapat yung likod ay doon sa likod. At yung mismong harap niya ay sa harapan niyo siya kung saan kayo magsasalita. Kasi kung baliktarin niyo yan siya guys, iba ang boses niya, hindi maganda ang dating. Mahina. Kaya make sure na na-install niyo siya ng maayos sa harapan niyo mismo. Yan, ang next nating ilagay ay ang syempre ang mic cable. Ayan siya. I-press niyo lang yan, tapos i-insert niyo. Don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I'll... Kayo na ang bahalang mag-adjust niyan kung saan kayo comfortable. Na yan, makita nyo naman kung saan siya nararapat iharap. Yan, kung paano siya i-adjust. Ikutin nyo lang yung bawat gilid. Yan, sa katulad ng nakikita nyo. Next, ay ang pop filter. Ayan. Ilagay nyo lang siya dyan sa body ng microphone holder. I-insert nyo lang siya dyan, tapos i-lock. Yan, ikutin nyo lang yan. Hanggang sa mag-lock na siya. Depende na yun sa inyo kung paano nyo siya ilagay. Pwedeng pa... patagilid naman. Depende yan. Kasi may lock naman siya. Kakapit pa rin siya kahit anong posisyon niya. Yan. Ayan siya. Yan ang magiging itsura niya guys. Yan. Nandyan siya sa harapan. You can use also sponge filter as well. Depende na yun sa inyo kung ano yung trip nyong gamitin.
Pero ako kasi sa ngayon, ang ginagamit ko is ito, yung sponge filter. Kasi for me, mas comfortable siyang gamitin. I-insert nyo lang siya dyan sa mic. Ayan. Okay na tayo, guys. Sa ngayon, di muna natin pag-uusapan ang V8 sound card. Please wait for my next video. We are going to tackle about the V8 sound card, kung paano siya pagganahin at kung paano siya i-co-connect doon sa phone. Okay? Thank you for watching, guys. If you like my video, please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para ma-notify kayo on my next video. Thank you! Bye! If I can lay down beside you, I would.